Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Saan man tayo sa mundo, ito pong babalit natin ngayon ay continuation. Kung inyong matatandaan, mga kababayan, yung tatlong mangingisda na namatay dyan sa Baho de Masinloc, pamakailan lamang. Ang sabi po ng balitang ito ay Philippine Coast Guard pinaimbestigahan sa Marshall Islands. Pagbangga sa mga mangingisdang Pinoy, formal nang hiniling ng Philippine Coast Guard sa mga autoridad ng Marshall Islands na magsagawa ng sariling investigasyon sa pagkakasangkot ng MV Pacific Ana sa pagbangga sa isang bangkang pangisda sa karagatan sa bahagi ng Pangasinan na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong mangingisda, mga kababayan. Ito po ay makaraang mabatid na nakarehistro ang crude tanker sa Marshall Islands. Maaring isagawa ang safety investigation sa ilalim ng International Maritime Organization's Casualty Investigation Code Chapter 6. Sinabi po ng Philippine Coast Guard na si Admiral Armand Balilo, siya po ay spokesperson ng PCG, na umaasa rin sila na magsasagawa ng inspeksyon ang Singaporean Port State Control sa naturang barko na siyang susunod na destinasyon nito. Sana maayos naman yan para makatanggap naman ng kabayaran yung mga kapatid natin na nasawi sa pagbangga ng kanilang bangka, pangisda, mga kababayan. Kawawa naman yung mga pamilya nila. At saka siyempre, kasama na rin yung property damage, yung nasirang bangka ng mga kapatid natin na mangingisda. Kasali pa yata doon yung nanamatay yung kapitan. Maaring tumutok umano ang inspeksyon sa pagsunod ng tanker sa regulasyon ng International Convention for the Safety, Life at Sea Chapter 5. Ang resulta ng inspeksyon ay maaaring magamit sa investigasyon. Sabi po ng Philippine Coast Guard, matatandaan natin naganap ang insidente nitong bago magmadaling araw ng October 2 ayon sa isang survivor. Nakaangkla sila habang naghihintay ng oras ng pangingisda nang dumating ang isang malaking itim at pula na barko at tuluyan silang biyundol. Bakit wala bang warning device yung bangka kaya? Wala kaya silang ilaw para makita naman sila ng mga barkong dumarating? Dapat may mga warning device para at least kita ng mga kapitan, mga piloto ng barko, kung mayroon silang masasagasahan, mababangga, kung ano man na bagay. Wala o mano silang nakitang ilaw at busina man lamang sa naturang barko na nagtuloy-tuloy ang paglayag matapos pagbangga sa kanila. So ayun lang po ang ating maibabalita ngayon, mga kababayan, dito po sa Filipino Star ngayon. Salamat ng marami. Again, George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po. God bless. Happy weekend, everyone.